ulit sa aking YouTube channel. Eto, andito na naman po ako at muling mag-share sa inyo ng mga ginagamit kong ointment para sa aking pagbubuntis na ako ay hindi mapasukan ng mga lamig-lamig sa katawan. Sa mga mommies dyan na namang problema sa kanilang mga lamig-lamig. Eto, meron akong isi-share sa inyo na based on my experience lang po at hindi po ako eksperto, share lang ng aking ginagamit. So, tayo, umpisahan na natin. Una ginagamit ko na ointment is Epicacent Oil. Sa Epicacent Oil, trinay ko siya kasi nga lamigin ako sa likod. Marami akong bukol-bukol sa likod dahil sa hangin. Sobrang lamig. Tapos, palaging naninikip yung dito ko. Kasi pati yung hangin, sumisiksik dito. So, dinuduwal ko siya. Pinipilit ko siyang iduduwal kasi nga para lumabas yung hangin. Kasi halos hindi na ako makahinga. Sobrang ano na ng hangin. So, nangangamba na ako. Siyempre, andyan yung baby sa tiyan. So, bumili ako ng Epicacent para mailabas ko yung hangin sa katawan ko. Yun nga lang, nung ginamit ko siya, eto kasi extreme to. Pero gumamit din ako nung hindi extreme. Hindi siya umi-effect. So hindi ko pa alam, hindi ko na-research kung bawal ba yun o hindi. Basta ang alam ko lang is ointment na makakapagtanggal ng hangin sa katawan. So hindi siya umi-effect, bumili ako ng extreme. Ngayon, ito naman sa extreme, nilagay ko to siya sa likod ko. Sobrang anghang. Grabe. Parang matatanggal yung balat ko sa likod. So hindi ko na siya ginamit. At na-research ko rin siya na hindi pala nakakabuti yung mga menthol, yung mga maaanghang na nilalagay natin sa katawan natin. Kasi mapupunta daw sa placenta ni baby yung menthol. Basta hindi daw nakakabuti yun. Masama daw yun sa kay baby dahil mapupunta nga daw sa placenta. So, in-stop ko na to. Itong Epicacent, in-stop ko na to at napalit ako ng Vicks. So, ito naman sa Vicks, ito pang adult to siya, diba? Kasi yung pang ang baby, ano yun eh. Kulay pink yun eh. Yung pang baby. So, ito yung binili ko, pang adult. Dahil pawisin nga din ako sa likod, gabi-gabi ako napupuno ng tubig yung likod ko, na-istorbo yung tulog ko. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Kasi gising ng gising, palit ng damit. Kasi talaga, ang pawis, ang dami-dami. So, ang ginawa ko, ito yung ginamit ko. Nilalagay ko siya sa likod, menthol din, pero hindi siya gaano ka-menthol tulad nung Epicacent na extreme. Nilalagay ko siya sa likod, ino-observe ko lang din siya kasi nga mento, ino-observe ko siya, ganun din. Mas lalo akong nagpapawis sa likod. Tsaka, yung anghang, pumapasok din siya sa placenta ni baby. Na-research ko rin siya, na basta mento din talaga, hindi daw maganda. So, ang ginawa ko is, meron talaga tayong ginagamit ngayon, na ointment, si Aceite de Manzanilla. Si Aceite de Manzanilla, yan po. Si Aceite de Manzanilla ay mabibili kahit saang drugstore, kahit saang pharmacy. Mabibili po siya. May maliit po nito. Ito, malaki to eh. Dito lang po talaga ako nakakapag. Ayan na po, konti na lang po siya. Bago lang to nabili ko. Hindi siya maanghang. Alam naman natin ang manzanilla para sa baby, di ba? Hindi siya maanghang. Trinay ko lang din siya. Hindi siya maanghang. Gabi-gabi naglalagay ako sa paa ko, sa legs ko, sa kamay ko, sa bato ko, sa likod ko. Doon ako nagulat kasi yung pawis ko na sobrang dami-dami, halos makailang palit ako ng damit sa gabi, ay nawala. Hindi na ako nagpapawis kapag naglalagay ako ng manzanilla. Hindi siya talaga nakapagpapawis. Tapos, hindi na rin ako nagkaroon ng lamig sa katawan. Kaya, pinagpatuloy ko siya ngayon. Pero ito, in-advise to ng doktor sa akin na ito yung gamitin. Based on my experience lang, baka makatulong sa inyo, ito yung ginagamit ko. Hindi na ako napapasukan ng lamig kasi yung mga open pores na skin, na nakakapasok yung hangin, nakaharangan niya. Tsaka hindi siya menthol. Yun. Yung ginagamit ko, nilalagay ko sa likod, nawawala yung pawis ko. Hindi ako nagpapawis sa gabi kapag nakapaglagay ako nito. So, nabili ko to. Magkano ko to binili? Nakalimutan ko magkano ko to binili. 50 ml siya. Sa pharmacy ko lang to binili. Nakalimutan ko magkano ko to binili. So, yun. Maganda siya. Tapos, guys, nariban din po dito sa manzanilla. Pinaka-effective din talaga na mag-ano kayo yung maiinom nyo. Pagka mayroon kayong lamig, mag-init kayo ng tubig. Mag-init kayo ng tubig at lagyan nyo ng sinap na luya. Tapos, yun ang inumin nyo. Kasi yung hangin, makakalabas. Tsaka hindi siya nakakasama sa katawan at kay baby. Kasi, advisable din po siya na nakakapagpatanggal ng lamig sa katawan ng buntis. Kaysa sa maglagay tayo ng mga menthol-menthol, Epicacent, mga Vicks. So, mag-init na lang po kayo ng luya, inumin nyo, or mga maligam-gam na tubig. Kasi ako, tapos, ginawa ko rin po, suob.
nagsuob ako, yung maglagay lang kayo ng mainit na tubig sa kaserola, tapos magtakip kayo ng ano, magtakip kayo ng kumot, doon kayo magpapawis para makalabas yung hangin sa katawan niyo, magpapawis kayo. Tapos ito nilalagay ko. So yun lang, sana makatulong sa inyo kasi yun yung mga ginagawa ko nung talagang mga panahon na grabe yung nanginginig na ako, natatakot na ako kasi ano, lamigin ako eh. Lamigin ako, tapos hindi naman ako pawisin noon, nung di ako buntis, bigla ko nagkapawis-pawis na. Tapos nung naglagay ako nito, very solved talaga. Hindi na ako nagigising-gising para lang magpalit ng damit. Straight yung tulog ko. Kaya, yun lang po. Sana po may naitulong ako sa inyo doon at try nyo na lang din. Baka umi-effect din sa inyo kasi ako yun lang naman. Tsaka hindi naman masama sa health yun. Kasi wala nang nangyari sa akin. Okay naman ako. So yun lang po. Sana po i-subscribe nyo rin po yung channel ko. And comment lang po para makatulong pa po ako.